Welcome back to Millennial TV. Kanina, we talked about our go-to outfits and gave some tips to our televiewers in regards to outfit and whatnot. This time naman, we are going to share where and what to get from a budget-friendly trend. Okay, disclaimer lang guys ha, we are not advertising or promoting anything. Yes. If ever may mabanggit kaming certain store or location, we do not promote nor advertise. And we are not tied up sa kanila. It's just so happen na dun lang talaga kami nakakabili ng mga trendy stuffs na pasok sa budget namin. If meron kayong mga preferred store na mura lang din or budget friendly, feel free to send us a message on our Facebook page so we can check it out. Yes, mas na-excite niya ako doon sa ano, magpa-disclaimer tayo na hindi tayo po-promote kasi mamaya pag bumili rin kayo doon, eh bakit mahal dito or bakit hindi naman ako. Baka naman isipin nila, no? And what and where is your go-to shop if you feel like buying new clothes, shoes, and or accessories? Magkano ang range ng mga prices doon? Well, dati nga diba nagbumol nga ako after payday kasi malapit lang yung mga call center noon. When I was still in the BPO industry, sa mga malls, kasi yun yung parang target nga nila maraming establishment. So after ng payday noon, pagka-withdraw mo, gagawin na yung pera mo, di ba? Parang nangangati ka. Kuha yung sound ng ATM. Oo, yung ATM. Parang kuha yun. Tsaka iniisip mo nga noon, syempre mag-i-invest ka nga sa mga outfits and shoes. Kasi di ba pag first time mo pala nag-work, as a millennial, medyo pressured ka. Like, ayaw mo na maulitin or kailangan matapatan mo yung manager mo sa aurahan. So, but I remember nung before, I would go to the, ano, hindi pa kasi uso dati yung online. Tsaka takot akong bumili sa online because more on online na ako ngayon. I know my size na kasi before kasi syempre, baka dumating tong in order ko, hindi kasha. Yung fear ko talaga, kaya masasayang. Hindi ako masyadong ma-online. Minsan kasi, di ba, ibang sizes naman. Yes, lalo na pag mga Korean siya, Korean size or American size yung bibili mong shop, ang laki-laki, for example, small. Ang laki niya, o kaya naman, ang small sa Korea, ang liit-liit. So, kailangan medium ako sa ganito. So, hindi mo siya matansya. Unlike kapag sa mall, sa department store, you can wear it. Yes. You can, pwede mo siyang isuot sa fitting room. Pero yun nga lang, mas pricey kasi talaga sa mall. Kasi syempre, may tubo, may profit sila yung pwesto. So, ako, usually lang ginagawa ko para antayin ko yung sale or iti-check ko online. Kasi sa online may mga voucher codes, Tipid tips. Ayun. So isusukat mo na siya sa department store, i-check mo na siya. Okay, ganito yung size na para sa akin. Sa ganitong, for example, bench, ganyan. So makita mo na, ito ang small pala, masyadong maliit. So hanapin mo na siya online. So makita mo na siya doon. Okay, small. Ito yung color, ganito talaga siya kasi bisan iba mga pag dumadating. Buti na nakikita mo siya online. Yes. Minsan talaga kapag if you want to to save, part ng pagiging millennial siguro yung pagiging resourceful natin. Totoo yan. Kunyari may nakita kang very pricey sa mall na, meron ako nakita sa online or sa Shopee, kunyari. Merong same design. Siyempre, mas pipiliin natin mag-online. To be honest, mag-shopee rin ako. Pero tingin mo parang magkaiba ba yun ng materials? Well, you have to be vigilant din. Kasi tama yung nil-raise ni Chris na sometimes kasi iba yung quality or ano siya, ano matawag dito yung fake or para siyang replica. Yes. Like for example, may shoes ka nakita. Siyempre, mahal nga talaga pag nandun ka sa mismong store, like Nike or Adidas. So, makita mo online, same ganito lang, but ano. Pero kailangan official store ba yon? Yes. O kaya naman parang sale lang ba talaga siya, saan siya manggagaling? Kasi minsan, baka mabudol kayo, baka may mga fake items ka na may delivery. Tsaka titingnan mo yung reviews dun sa... Yes! Overruns. Yeah. Fake ba yun? I think mga overruns kasi yung mga ano to, may mga konting damage or yung mga... Yun yung mga hindi napasa sa hindi po masa sa QC. Ano, what's your tip on buying sa ukay-ukay or sa mga overruns? Saan ba makabili ng overruns? Thrift shops. Ang tawag dun, di ba? Yeah, thrift shops. Actually, mama ko yung mahilig sa ganyan. Pero very wise siya kasi when it comes to that. Kasi alam niya nga na parang, okay. Kasi ang may excite ka dyan kasi it's very unique. Like, unlike kapag bumili ka kasi dito, for example, Zarah, or bumili ka sa mga ano, ang daming yun, di ba? So, minsan makakasalubong kayo sa mga gimmick, han? Same thing. Totoo! Very true yan! H&M. Lalo na ko, H&M, Uniqlo, di ba? Like, oh, of course. May one time pa yung same na same.
yung stripes na ano. may ganun trend eh. Diba? Nausang mga stripes kasi mga early, mga 2010, ganyan-ganyan. Oh, yeah. So, yun nga. So, kapag bumibili ka sa mga yung mga imported goods nga, ganyan. Maano ka talaga na parang, very unique, like yung design. And then parang feeling mo ikaw lang yung meron ng ganun. Pero you have to be very wise then. Kasi yun nga, syempre hygiene, kailangan mo siyang talaga i-wash ng maigi. And you really have to make sure na ano siya. Like, ako kasi medyo natakot ako yung mamaya kasi alam mo yung parang baka patay na yung nagsuot nito. Pero ngayon kasi, ang mumura na kasi talaga online. Like sometimes, meron ako mga... Convenient talaga. Yeah. May mga shirts ako nabibili na 150, seriously. Like, kung mabibili mo siya sa mall ng mga 400 plus, halos more than kalahati yung matitipid mo online. But you really have to be wise. How about you, Chris? Do you, ano? Oh, nag-online shopping din. Shopping. Lalo na yung, tapos na-excite ka kasi, alam mo, ano na, out for delivery na, ano? Yeah. Inaabangin na. Chine-check mo. Pero hindi ako namimili talaga ng damit online kasi baka mamaya mali yung size, di ba? Yun, nakakatakot. Pag models ba, may mga pinoprovide ba? May mga clothing, ano ba kayo, sponsorships, allowance, ganyan? Depende. Wala. For example, may ipapasuot sa inyo sa shoe. That's it. Sa inyo na yun or pahiram lang yun? Minsan bigay, binibigay na, minsan hindi. Depende, no? Depende. Tapos minsan nakikipag nag-negotiate ka, if maano yung TF mo, pwede kailangan. Okay. So babawas ako na yung TF mo? Ay, hindi. Pag kinwala, yung rate mo mataas. Oo, mataas. Sabihin nila, ex-deal na lang. Hindi nila carry. So na-try mo na makipag-deal sa hindi mo lang ma-art. Pero kayo, anong ginagawa niyo sa mga old clothes niyo? Ngayon ako, I give it away. Yes, natutuwa ko din yung pandemic. Like, parang, donation. I give it away. Before, parang, kasi ako may, as a hoarder nga, di ba, lahat may sentimental value for me. Like, it reminds me of my first trip sa Hong Kong, it reminds me of this, okay naman, gift siya na ganito. Yun yung mga hindi ko ma-let go. Yung mga, may something na may deep meaning siya for me. Pero yung mga clothes lang naman, nabili ko lang to when I was there, okay naman, parang, ang dami-dami na, paulit-ulit lang naman ng black, ang dami kong black shirts. Namimigay ko na siya. Pero yung mga talagang parang very unique or commemorative, like for example, my YouTube event, my YouTube logo, parang hindi ko siya kaya ilo. Parang ang daming memories. No? So, ganun siya. Oh my God. Ako ganun din. Bigay din. Do you, ano, garage sale? Hindi ako mahilig sa ganun. Hindi. More like donations. Donations. Lalo na itong pandemic, nauso yung ano, free store. Yun, nagbibigay ako dun ng damit. Tsaka hindi lang luma, may mga binigay din ako ng mga bago yung mga mag... Yeah. Even kapag may mga calamities, di ba? So, nagkakaroon ng mga donation drives. Yes. Yes. Sa mga orphans, yun. Mm-hmm. Yeah, correct. Actually, ang dami ng damit ngayon. So, parang talagang parang... Yeah, parang if it's too much, it's a waste. Yeah, yeah. It's a waste, actually. It's a waste. Okay, any tipid tips or budget-friendly trend tips for our televiewers? Tipid tips? Yes. Ako, ano, i-add mo muna siya sa cart. Oh. And then just leave it there kasi unless you really 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 want it, darating yung time na magkakaroon ng mga sale, magkakaroon ng mga promos, online shopping mga, to ah. Yeah, magkakaroon ng mga ganun, saka mo na lang siyang balikan. Ganun din ako. Kasi minsan impulsive buy, ako impulsive buyer din ako, like if I see something parang 1.5 yung shirt, parang pero ang ganda-ganda niya, feeling ko ako lang yung may ganito, ganyan-ganyan. Lalo na kapag maganda yung color kasi ako mahilig ako sa colorful, di ba? Sometimes binili ko na siya, and then pag inuwi ko na siya, pag ginamit ko na siya once, hindi ko na siya magagamit. Parang hindi ko na siya feel. So sabi ko, parang next time talaga, parang if you cannot help but think about it every time or overnight, saka mo na siya bilhin. Yes. Yun yung tip ko. Ganun din ako. Ang tagal niya sa cart ko. Diyan makakalimutan. Or kaya, kahit sa physical store din ah. Sabi ko, tingin muna ako sa iba. Tingin muna ako sa iba kung may... similar, tapos less price. Ganun kasi ako, yun yung impulsive. Or pag nag-sale siya, or pag magkaroon ng ganun, pag nag-sale siya. Ako naman, tipid tips ko. Hindi mo kailangan palagi ng branded. Yeah. Yes. Ako, mahilig din ako doon sa mga ano cheap. Yeah. Correct. Kasi minsan may makikita ka talaga, ay cheap siya, maganda. Di ba? Correct. Ano na ngayon? Actually, isa yun sa mga... we're more practical, di ba? And it doesn't mean na parang porque yung damit mo parang hindi siya mamahalan ay cheap ka na or something. Yes. It just means na parang nasa pagdadala mo yun, nasa diba? Pagdadala mo nga siya.
Tsaka ano, huwag makisabay sa trend. Ako lang ah, huwag makisabay sa trend kasi mostly, di ba pag yung iba, parang lahat na may suot na gano'n. Yeah, yeah, yeah. Parang need mo ayaw na mo na siya. Yeah. And ang mga trends kasi bumabalik, lang lumaos, mabilis malaos and then bumabalik lang din kasi naman. Nagiging uniform. Kaya yung mga suot namin black. Yeah, oh, black, oh, gray. Yung isa lang, black, white. Nag-iisip na siya kung mag-black. Kasi may mga na-share na tayo mga ka-millennials na no, I'm pretty sure, di ba, na hindi lang naman tayo nakakaisip ng mga ganito na parang before, parang very particular ka nga sa brand, parang dream mo to, kailangan meron akong ganitong latest or whatever. Siyempre may ganyan pa rin naman. At saka ngayon nga, parang maraming tao during the pandemic na they're just bored. They just want to order something para lang mainatay. Ako, may post ako niyan last week at nasabi ko parang even though I don't need it, I order it kasi parang kapag wala akong inaantay na delivery, parang nanghihina ako. And not sure kung ako lang yun, pero nakaka-relate ba kayo? Parang, pero may mingong galang oh, yan, na, wow, yun yung na, coping sort, mechanism nila. Yan, nasa sorting center na siya. Okay, 2 days na lang. Tapos magta-text na sa yung rider, nandito na po sa love you. Tapos pagbukas mo, mali yung size. Oo, mali yung size. Okay naman, hindi mo naman pala siya kailangan. Ay, hindi tulad nung picture. Ako ba last year, no, umorder ako ng spatula, hindi ko naman kailangan. Wala lang, isip ko lang. Wala, kasi pink siya. Yeah, mga ganyan. Nakita ko lang parang, sale, or 20 pesos lang, ganda. Order nga siya. Order, which is not a good thing to do in practice. Kasi, minsan may bilibili ka kahit hindi mo kailangan eh, di ba? Yeah. Hindi, tsaka pag nandun ka talaga sa shop, hindi mo naman pipigilan sarili mo. Depending nga siya sa personality, and kung, yun, parang privilege din. Parang gano'n. Siguro, before parang, feeling ko when I was like, when I wasn't earning yung estudyante pa ako, parang feeling ko dami kong gustong bilhin shoes ganyan, hindi ko ma-afford. So, yung nag-splurge na ako ngayon sa ganoon. So, feeling ko naman marami tayong mga na-share, like mga tips. Yes, may iba niyan hindi naman natin napapractice. At hindi lang naman to applicable sa mga millennials. Yes. Even even yung mga parents natin, Gen Zs, mga Gen X, mga ganyan, mga kapatid natin. Of course, mayroon din sila mga natututunan. Kasi syempre, mga millennials tayo naka-experience ng before yung mga old school and then the new school, the ano, kajulogan and ngayong ka-hippie or trendy. Yes. Sa atin nauso yung trending eh. No? And I hope yung mga tips natin ay ano nyo, kapulutan nyo ng aral. Yes. And will help you decide bago kayo. Yes. So, hey, marami pa tayong mga pag-uusapan. So, please don't go anywhere kasi ano pa ba yung mga next ano natin? Like, we will talk about more regarding mga budget-friendly tips, kung ano pa yung mga trends. Mm-hmm. Dito lang sa Millennial TV.